Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Ngayon ay ikaapat na linggo na ng panahon ng Adbiyento. At sinindihan natin ang kandila na pang-apat na kumakatawan sa simbolo ng pag-ibig. Dahil noong unang linggo, pag-asa, ikalawang linggo, pananampalataya, ikatlong linggo, galak at pagsasaya, ikaapat na linggo, pag-ibig. Yan ang mga nakahanay na tema ng mga pagdinilay sa buong panahong ito ng Adbiyento. At ito yung tinatawag nating theological virtues of faith, hope, and charity. Yan. Upang tayo magkaroon ng totoong kagalakan, dapat mapasa atin ang mga katangiang ito na nanggagaling sa Diyos, ang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. At yayamang tampok, mga kapatid, si San Jose sa ating mabuting balita, ating aalamin kung ano bang meron siya bilang isang magiging ama at isang lalaki na magiging asawa ni Maria. Ganon din, dahil ang pag-ibig ay hindi naman nangyayari sa isang tao lamang, not unless it is reciprocated, tulad ng pagmamahala ng magkasintahang Jose at Maria na ikakasal na, mahalaga na makita natin ano ba yung mga issues na dapat hinahanap ng isang babae sa isang lalaki upang ito yung maging batayan ng kanyang pagsang-ayon sa pagpapakasal. Siyempre, bawat isa sa inyo, nung kayo ay mga naghahanap pa ng mahakapareha habang buhay, meron kayong kanya-kanyang standard. Ang ibang standard, siyempre, para secured ang kanyang future, kailangan meron siyang trabaho, nakapag-aral, at siya'y napapabilang sa magandang pamilya. Yan ang karaniwang hinahanap ng kababaihan sa mga lalaki upang maging batayan ang kanilang kapasyahan sa pagpapakasal. Kung pwede't hindi naman masama, makatagpo ng mayaman sapagkat para kang nakasandal sa pader pag nakakuha ka ng mapapangasawang mayaman. Yung iba siyempre tumitingin sa itsura, basta gwapo, matipuno, okay na yan kahit hindi gaganong mapera. At iba't ibang mga batayan pa, meron tayo. Pero ngayon, tingnan natin si Jose. Ano bang meron siyang kakaiba kaysa sa ibang karaniwang lalaki, lalo na sa ating panahon ngayon? Balikan natin ang Ebanghelyo, mga kapatid. Kung magsisimula tayo kay Maria at magkukumpir tayo sa dalawang ito, makikita natin kung ano ang common sa kanilang dalawa na magiging batayan ng kanilang compatibility, na sila'y totoong compatible sa isa't isa. Dahil nga tayo, di ba, naghahanap ng makakasamang compatible. Kung pwede, pareho kayo ng linya ng trabaho, parehong guro, engineer, o kaya ay pareho kayong profesor, o kaya ay doktor, at kung ano-ano pa. Ganun pa man, mga kapatid, balikan natin si Maria. Na mag-announce si ang Anghel Gabriel kay Maria na siya'y maglilihi at manganganak, siya'y nagulumihanan sa balitang ito. Hindi niya maunawaan ang lahat, kaya ang nasambit na lamang niya ay, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? At sa kahuli-hulihan, sumang-ayon na rin siya nang sabihin niya sa Anghel na maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Nawala ang takot ni Maria, kaya pinasok niya ang kalooban ng Diyos. Bagamat kanyang pinagninilayan, isinasa puso niya kung ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito, na sana'y sa takdang panahon ay maunawaan niya ang lahat. Mahalaga yun. At sa maraming pagkakataon sa buhay ni Maria, palagi niyang pinagninilayan sa kanyang puso ang mga bagay na di niya maunawaan.
hindi siya nagre-resist o tumatanggi sa alok ng Diyos, bagaman ito'y malugod niyang tinatanggap at siya'y parang nangliliit na parang hindi siya karapat-dapat sa mga pagpapalang kanyang natatanggap. Kung babalikan naman natin si Jose, mga kapatid, ngayon ay nahaharap din siya sa isang krisis dito sa ating Ebanghelyo. Kasi sino nga ba naman ang matinong lalaki na naka-engaged to be married na kayo, tapos mababalitaan mo bigla, buntis na pala ang iyong mapapangasawa, wala pa naman kayong kaugnayang sexual sa isa't isa. Napakalaking tanong nito, paano ito nangyari at bakit ito nagawa ni Maria. Pero dahil nga si Jose ay isang taong matuwid, ayaw niyang mahirapan si Maria at mapahiya sa mga tao, dahil kung mabubulgar ang lihim na ito, sigurado kakalad ka rin siya dun sa plaza at babatuhin siya hanggang sa mamatay, sapagkat ganyan ang kaparusahan sa ganyang uri ng kasalanan ng kumbagay pangangalunya o pagkakaroon ng anak na wala naman na nobyo o magiging isposo. Pero mga kapatid, tulad ng nangyari kay Maria sa krisis at din na maunawa ang mga pangyayari sa hiwagang ito't misteryo, sa isang panaginip ang anghel ay nagpakita rin ulit si kay Jose at ipinaliwanag sa kanya ang lahat-lahat na huwag na siyang matakot at tuluyan ang pakasalan si Maria. At kung ano ang bili ng anghel, kanya itong sinunod at pinakasalan si Maria. Dito'y makikita natin, mga kapatid, kung paanong tulad ni Maria, si Jose ay isinasapuso din ang mga bagay na mahiwaga, mga misteryong dumarating sa kanyang buhay. Siya ay di makaunawa kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito, pero ganun pa man, siya ay pumasok din sa kalooban ng Diyos. Hindi siya tumanggi o nag-resist sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang buhay. At bakit mahalaga ang ganitong katangian ng babae man o ng lalaki lalo na? Sapagkat mga kapatid, ang supling na ibubunga tulad ni Jesus ay kailangang matuto ng pananampalataya sa kanyang mga magulang. Kung karunungan lang din ang pag-uusapan na totoo, yung wisdom ni Jesus na namana niya sa kanyang mga magulang dahil siya 12 taon pa lamang ay nakikipagtagisa na siya ng talino. Talino ukol sa kalooban ng Diyos, sa mga salita ng Diyos na napaloob sa Biblia doon sa templo ng isang beses na siya'y nawala at natagpuan doon sa templo. At dito makikita kung paanong lumaking malusog at masunuring bata si Jesus sa kanyang mga magulang at naging matatag. Kaya sa harap ng pagsubok, sa harap ng krus, hindi umurong si Jesus. Napanindigan niya ito, napatawad niya mga kaaway niya na umuusig sa kanya. Kung ano ang puno, yun ang nagiging bunga. At yan, mga kapatid, ang kahalagahan kung bakit kapag pipili ka ng mapapangasawa, sana'y hindi lamang siya taong matino, may hanap buhay, at siya ay walang kapansanan, na siya ay kabilang sa isang matinong pamilya, magandang pamilya, kundi hanapin natin ang kanyang mataas na antas ng moralidad at ng espiritualidad. Sapagkat paganyang tao ang natagpuan mo, para kang nakatagpo ng isang taong maraming ginto, maraming kayamanan, dahil ipapasa niya sa iyong bubuoing pamilya ang kayamanan ng pananampalataya. At yun ang pinakamahalaga sa pagpapamilya, mga kapatid. Palagi kong sinasabi sa mga interview ko, sa mga ikinakasal, na kung meron man kayong ipapamana sa inyong mga anak, walang iba ito at ipapasa sa kanila kundi ang ating pananampalataya, sapagkat yan ang
kayamanan talagang maaasahan mo habang ikaw ay nabubuhay. Dahil ang pera, kapangyarihan at kasikatan ay nawawala. Ang ating kagandahan, ang ating mga kakayanan, lakas ay naglalaho sa takdang panahon. Pero ang pananampalataya ay nananatili. Kaya may mga magulang na nagrereklamo na dahil sa kanilang katandaan, kuminsan yung mga anak nila ay hindi man lamang sila masulyapan. At ang masama pa nito, kapag merong mamamanahin para bang minamadali ang pagyao ng kanilang magulang upang makuha ang kanilang mga mana. Iyan ang karaniwang hinanakit ng mga magulang sa kanilang mga anak na pagkatapos ng lahat parang sila'y hindi na masyado na pag-uukulan ng pagkalinga. Pero maghanap ka ng isang taong puno ng pananampalataya na nakikita ang kagandahang loob ng Diyos sa ginawa ng kaniyang mga magulang sa kanya at sa kanyang mga kapatid, makaasa ka na aalagaan ka ng iyong anak hanggang kamatayan. Magkakaroon ka ng mapayapa at maligayang kamatayan dahil alam mo na nanduroon ang mga mahal mo sa buhay na kumakalinga sa iyo dahil mahal ka nila at wala kang babauning hinanakit pagpikit ng iyong mga mata. Kaya mga kapatid, lalo na sa mga kabataan ngayon na masyado nang nalalayo ang kalooban sa Diyos, pagyamanin natin unang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat yan ang tanging kayamanan ng ating masasandalan sa buhay na ito at sa pamilyang ating mga bubuoyin, yan ang magiging muog ng inyong tagumpay, katatagan, lakas, ang pag-ibig ng Diyos na namumukod tanging mababakas sa inyong pagsasamahan sa loob ng tahanan. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, itaas natin sa Diyos ang ating mga pamilya at hingin natin sa Kanya ang lakas na tayo maging instrumento ng Kanyang pag-ibig upang ang pag-ibig na ito ay umusbong, mamunga ng masagana at maibahagi natin hindi lamang sa loob ng ating mga pamilya, kundi sa lahat ng tao at sa lahat ng dako na tayo'y pupunta. Tatlo sa puntong ito, ipagpatuloy natin mga kapatid ang ating banal na pagdiriwang.